Hello guys, welcome back to our HTML programming tutorial. Okay, so now we are in the part number 3 of our tutorial. So now we are going to tackle, as you can see in the last video, tinackle natin yung about the HTML elements and formatting. So for our next topic, these are the topics that we are going to discuss. As you can see, we are already finished in HTML headings. Ito yung mga H1 to 6. Okay? Pero gagamitin at gagamitin pa rin natin yan sa mga videos natin na ginagawa. Then, HTML paragraphs. Kung gagawa ka ng paragraphs, yan ay ilalagay mo lang sa loob ng P. Okay. Next is the styles. Yan. Yung styles, ito yung mga topics natin ngayon, HTML styles. Ito yung mga parts also ng mga formatting. Okay. So ngayon, itatakil natin yung HTML styles. Then additionally, kung maitakil natin itong mga susunod, mas maganda. Okay. So ngayon, ito muna yung gagawin natin, yung HTML styles. Ano yung mga styles? So, gusto mong sabihin, kung gusto nyo yung kulayan, yung background ng inyong page, is pwede. So gagamitin nyo yung styles. Pag gusto nyo yung lagyan ng color, yung mga text nyo, gagamitin mo yung style. Gusto mo palitan yung mga, itong kagaya nito, mga fonts nya, okay? Yung mga font niya, ito font family like Arial, Times New Roman. So font size naman, kung gusto mong palakihin yung mga sizes ng mga text mo, is gagamitin mo yung font size. Ngayon naman yung text align is kung gusto nyo yung i-center, left or right yung alignment ng text mo, okay? Or whatever object na gusto mong i-display sa browser. So now, mayroon tayong tinatawag na background color na iba-iba yung pinanggagalingan or paggamit. Pero, lahat yan ay color. Kung makikita nyo to, RGB. Yung RGB is marami siyang pagpipilian, so ganito yung format niya. RGB, then may mga number. Yung mga number na yan, mayroon kayong pagpipilian doon. So ipapakita ko yung mamaya. So ganun din dito sa hexa, at ganun din dito sa HSL. So ngayon, ang gagawin muna natin is more on about styles. Kasi yung pinaka-importante, kasi ito yung magagamit nyo pag kayo na ay gumagawa ng web page. Okay, so now, punta ulit tayo dito sa ating notepad editor. So, gagawa ko ng new file para mas malinaw. Okay. So, lagyan natin dito. Siyempre, sa unang gagawin nyo, lagi nyo ilalagay ang HTML. Sa HTML, mayroon tayong close HTML. Okay. So, sa close HTML, mayroon tayong head. Then, kailangan natin i-close yung head na yan. Okay. Sa loob ng head, mayroon tayong title. Title ng page natin, ilagay natin dito. Okay, ilagay natin dito is HTML styles. Yeah. Then, ilagay natin dito yung body. Siyempre, close natin yung body. So, tandaan, lahat ng nandito sa loob ng body, ito yung malalabas sa browser. Ito yung pag nasa loob nito, for sure lalabas siya sa web page nyo. Okay? Ito naman, sa head, ito naman yung mga lalagyan ng mga CSS styles or mga styling of colors or styling of text. Diyan yung ilalagay sa head. Sa head. Okay? Then, itong HTML na ito, laging naka-close. Open and close dito.
Then dito lang tayo gagawa. Okay? Lagay natin dito is H1. Lagay natin dito is welcome. Welcome to HTML styles tutorial. Then close mo yung H1. Yeah. As you can see, if you save this one, if you save na paano mag-save? So file, save as. So punta tayo dun sa desktop natin. HTML tutorial, lagay natin dito is part number 3.html. Tandaan, pag nagsisave kayo, laging may .html para pag nagsave kayo, automatically, it will convert to Google Chrome icons or Internet Explorer. So, gusto ko sabihin magiging web browser siya. Okay, web page. Save. Okay, punta tayo dito sa sinave natin. Punta ka dito sa HTML tutorial. Ito. Ayan. Part number 3. Welcome to HTML styles tutorial. Okay. As you can see here, yung coding mo is andito. Ito yun. Malaki siya kasi naka H1. Ngayon, maglalagay tayo ng paragraph. P. So, lagay natin slash P. Okay. Lalagay natin dito is hello student, hello students, hello IT students. This tutorial will help you to learn about how to use styles in HTML, in HTML, or in creating a web page. Yan. Save natin. Save nyo lang. Then, refresh. Refresh nyo ito. As you can see, ito yung H1, ito yung paragraph. Then, after that, gagawa tayo dito ng isang, gagamitin na natin itong mga background color. As you can see, ang color nitong body, ito yung pinaka-body natin. Ano? Ito yung pinaka-body natin simula dito hanggang dyan sa baba, itong buong screen nito, ito yung body. Okay? So, gusto kong kulayan yung background niya. So, para makulayan yung background, siyempre, doon tayo sa body. Ito yung kukulayan, yung body. So, gagamitin natin yung style equals, okay, yan natin dito is background, background color, dash color. Makikita nyo, may ano naman siya, syntax, no? Yan, background, dot color, dash color. Then, lagay natin dito is, for example, yellow. Ayan. Save natin. Ayan. As you can see, yung background ng page nyo is kulay yellow. Kasi yun yung nilagay nyo dyan. So, kung gusto nyo palitan, halimbawa, color green. Ayan. Save nyo lang. Then, refresh. So, magiging color green na siya. Now, gusto ko ibalik ito sa color yellow para medyo matingkad yung kulay. So, makikita natin. Ayan. Ngayon, so, nalagyan nyo na ng kulay. As you can see, yung coloring na ganun, yellow, red, blue, so, parang kukunti yun, ano? Kukunti yung combination niya. Pag nilagay mo red, is red lang. Pag nilagay mo dito is yellow, yellow lang. Pag nilagay mo blue, blue lang. So, kukunti yung pilian. So, gagamitin natin yung, ang recommendation ko, recommend ko, ay itong hex. Okay? Ito
na coloring, ano? So, paano yan? Pupunta tayo dito sa, yan, pupunta tayo dito sa htmlcolorcodes.com. So, marami naman yan. Pwede kang mag-search dyan na HTML colors. So, may picker dito. Kung makikita nyo, may picker dito. Yan. Ito yung pinaka-output niya. Dito ka lang mag-click. Or dito nyo i-drag-drag nyo lang para makita nyo yung anong gusto nyong color. Ilagyan nyo dyan, nag-iiba. As you can see, ito yung hexa. So, ikakopy mo lang to, ikakopy mo lang yan. Then, lagay mo dito sa code mo. Background color, then ito. So, pag sinave mo yan, ang magiging output niya, ang magiging output niya is dito. Ayan. Para siyang green. Okay? So, kung makikita nyo yung pinili ko dito, sana ba yun? So, parang green siya. So, lagay ko naman dito sa parang ganitong kulay, ganyan. Copy ko lang yan. Then, paste dito. Yan. Then, save. Asa na yun? Kita. So, medyo na-close ko. Ah, ito. Ayan. So, parang yellow siya, no? Makikita nyo kung ano yung nandito. HTML colors. Ayan. So, lalagyan nyo lang ng ganito. Ano? Lalagyan nyo lang sa unahan. Kasi yan yung pinaka ano niya, symbol niya para hash or hexa decimal na coding. Okay? Yan. So, ngayon, nakuha na natin yung paggawa ng color. So, dito naman lagyan natin ng background color. For example, style. Ang tandaan nyo, yung lalagyan nyo ng mga style dito sa mga ganito. Dito sa mga elements niya. Pwede sa P, pwede sa H1. So, lagay naman. Makikita nyo, ito yung elements niya, yung body. So, dyan ko ilalagay. So, buong body niya magkakaroon ng background. So, ngayon naman dito, lagay mo na style, pulse, background, or lagay natin dito is color lang. Pag color, then, pili tayo ng ano dito, for example, itong, yan, red, for example, ito, copy ko yan, then, lagay ako lang, ganito, then, paste. Okay? So, pag siname ko siya, ang makikita nyo dito, is nagiging pula. Okay? Naging pula naman yung style niya. Ay yung color niya. Kasi, may pinili lang tayo dito sa ganito. Halimbawa, gusto ko yung background ganito lang. So, medyo white lang yung background. So, ilagay ko dito is copy, save lang, then refresh. Yan. So, parang puti lang yung kulay. Parang mag-gray lang na yung kulay. So, next is, paano mo naman lalagyan ng style or yung tinatawag na mga font. Okay? Anong font style yung mga ginagamit mong ano? Kasi ito, automatic, ito is parang Times New Roman to, no? By default. So, para magawa natin yan, for example, ito, P, paragraph, style, equals, lagay natin dito sa loob, font, family. Yung font family, ilagay natin dito is, mamili ka dito sa Microsoft Word, para na dito. Example, ito, agency FP or Algerian, ano? Algerian, lagay natin dito. Alger
Yan. Yan. Press natin. Save. Refresh. Try natin. Yan. As you can see, yung text style niya is Algerian. So, ganun yung code niya. Ganito lang yung code niya. Is style font family Algerian. So, mamili kayo kung ano mga font na gusto nyo para malagay dun sa text na nagawa. Okay? So, ngayon naman, mayroon tayong tinatawag dito na font size. So, gusto mong sabihin, gusto mong palakihin ito. Halimbawa, font size, lagay natin dito. Idagdag nyo lang dito. Lagyan mo lang ng comma. Then, font is equal to size. Yan. Lagyan mo dito is 15px. Save mo ito. Refresh mo ito. Yan. 15 yan. So, para makita natin yung kung gumana talaga, lagyan natin 25. So, dapat malaki ito. As you can see, yung font size niya is lumaki. Kasi depende dun sa ilalagay mong number. So, nilagay natin is 25px or pixel. Ayan yung naging result na dyan. Okay? So, next is text align. Sa text align, kung makikita nyo to, ito is nandyan, nandito mayroon dyang intention. Gusto ko maging center. So, ilalagay mo lang dito. Okay, mayroon na siyang font size. Pwede mo yung pag-isa-isain kasi lahat naman two style. So, text align. Then, center. Pwede mo yan ilagay sa isang, ganito, isang sa loob ng style kasi lahat naman yan ay mga styles. Okay? Yan yung mga part ng styles. Tignan natin, kung mag-center, ayan. As you can see, yung paragraph mo is nag-center. Kasi nilagay mo dito is font, makikita nyo yung code niya, nilagay natin dito is font family, Algerian, naging Algerian siya. Font size niya is 25, then ang text align niya is center. Kaya naging center siya. Okay? So, napakadali mag-code, no? So, mayroon tayong background color. Nalagyan na natin ang background color. Pwede nyo rin lagyan ng background color to. Ano? Para matisting nyo, pwede nyo lagyan ng background color. So, lagdag ko dito, background dash color. Lagyan natin ng green. Pag sinave ko ito, then, naging green siya. Yan yung background niya. Okay? Pero ang gusto ko ang kulayan, itong text. So, may background na siya, may color pa siyang, ano yan. So, pag color ng text, is color lang. Color, lagyan natin ng orange. Or, kung mas marami pang combination, pupunta kayo dito sa HTML color codes, pwede kami mamili dyan. For example, halimbawa, gusto mo ganyan. Siyempre, hindi mo alam ang pangalan ng color na to. So, mayroon siyang hexa code na para sa coloring. So, ilagay mo lang dito. Ayan. Itong green din, wala din na ano. So, hanap ka dyan ng ibang background. Like, for example, like this. Ayan. Copy-paste mo dyan. Imbis na color green or yellow ilagay nyo, itong code na to. Lalagyan nyo lang ng number sign dyan sa unahan. Okay. So, save natin. Then, refresh. Yan. Makikita nyo, yan yung naging resulta. Mayroon na siyang background, mayroon na siyang text color, mayroon na siyang font size, mayroon din siyang font family. Yung font family is yung Arial or Algerian. Dito yung ginamit natin is Algerian. Yan. Then, next is ito.
pwede nyong gamitin ito. Ang ginamit natin is ito. Ang recommended kong gamitin is ito. Yan yung recommended kong gamitin kasi madali siyang i-program. Kung makikita nyo itong RGB, halos the same lang naman ang output niya. Kaya lang, so kung akong tatanungin, so ganito na lang. Kasi pupunta ka lang dito sa HTML color codes, kakopy mo to. Pero pag RGB, may 65, may 207, may 71. Pareho lang naman, ganito. Ang color nito, so ganito lang yan. Papalitan mo yan ng, ito is 65, 71, 207, and 71, like that. So dito 65. Kung makikita nyo, 65, ito kung ano dyan, malalabas na yung, ano niya, yung coloring niya. Yan lang. So, yan lang yung topic natin sa ngayon, yung tinatawag na HTML style. So, marami pa siya. Marami pa siyang pwedeng gamitin. Pero, pag natutunan nyo to, mas madali nyo nang makukuha yung iba pang mga styles. Kasi marunong na kayong mag-code gamit yung HTML. So, ngayon, ang ginagawa ko is matuto kayong gumamit ng HTML or paano gumawa ng HTML para yung mga font size, font family, and font like that, alam nyo na yun. So, kayo na lang mag-i-enhance nung gano'n. Okay? So, I hope you understand the topic. So, next, our next part number 4 will be HTML also, but in other topics also. So, maybe this one, this is our next topic is HTML quotation, HTML comments, and HTML folder. Yan. Kung gusto nyo, pwede natin ilagay itong HTML border. Lagay natin dito. Gusto kong lagyan ng border ito, ano? Yung paragraph. Lagay natin ng border yung paragraph. Lagay natin dito sa style. Lagay natin dito, border equal to. Lagyan natin yung coding natin. Dito yung border, ayan, copy ko to, dito, ayan, border niya, 2EX, solid, dito dito, so, ito yung kapal ng buhit, ano, so, lagyan natin dito, ayan, kung makikita nyo, mayroon tayong style na tomato ang color. So, pwede tayong magpalit niyan. Ipapalit natin yung hexa. Punta tayo dito. Yan. For example, ito. Copy ko to. Balik ko dito sa pad natin. Imbis na tomato, ilagay mo dito yung coloring niya. Yan. May number set siya. Yan. Save. Okay, then, ayan, so ito yung naging output niya. Okay, so I hope you understand our topic. So please share our video to my student na kumukuha ng kursong IT or computer science and may mga subject na about HTML. At kung mayroon pa kayong ibang subject like C or C++, mayroon open ang ating opinion at ayun. So, yun lang. So, sana natuto kayo sa ating tutorial. So, I hope you learn. Thank you. Please share out.